ating mga kapatira na sa kanilang mga tahanan, na nanonood, sumasubaybay, kasama namin sa pananambahang ito sa kanilang mga tahanan. Maaari po kayo magsitayo at tayo po'y umawit. Awitin po natin, What a Wonderful Savior. The first verse now, ready, sing. Christ has foreseen the atonement paid. What a wonderful Savior. We are redeemed, the price is paid. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior is Jesus, my Brother Asrid, para sa ating panalangin. O Yahweh, Panginoong Diyos, aming masalangit, salamat sa inyong biyaya at kami nagkatipon sa araw na ito upang magbigay pugay at papuri sa inyo. Walatiin niyo po ang inyong sarili sa aming harapan. Pagpalain niyo po ang pangaral ng inyong salita. Bihagin niyo po ang aming puso't isipan at kami ay mapasunod sa inyo at kami ay mapalapit sa inyo at mapagmahal sa inyo. At iligtas niyo po ang mga hindi paligtas at pakabanalin niyo ang inyong mga anak upang kami ay maging katulad ng aming Panginoon, Jesu Kristo na siyang banal. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen po. Maaari po kayo makaupo. Awit po tayo ng isang awitin. Joy to the World. Pawinin po natin on the first verse now. Ready, sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth be sing, let every
Hapon po sa inyong lahat at salamat. Nagkita-kita tayong bulit. Binigyan tayo ng Diyos ng isang maliwalas na araw ngayon. Salamat sa bagay na yan. And the same time, no, may mga kumikutitap na, no, sa paligid natin. At salamat sa mga taong nakibahagi para ayusin at magkaroon tayo ng somehow decoration to have a Christmas atmosphere. Ganun din naman sa paligid natin. No, marami ng kumukuti-kutitap, ang sarap mamasyal at ipasyal ang mga bata dahil tsak matutuwa sila, no? Ma-amaze sila sa tinatawag nating atmosphere of Christmas and spirit of Christmas. Well, ang announcement po natin this coming December 19, Lord willing, and we are still praying that ang maging kalagayan pa rin ng Pilipinas ay nasa magandang level, no? And wag muna tayong pasukin ng Omicron dito. At the same time, we need to be vigilant also dahil alam naman natin, malaking threat uli daw itong virus na ito ayon sa balita. Pero ganun pa man, bilang mga mananampalataya, ang ating pag-asa at pag-iingat ay andyan ang Panginoon na tutulong sa atin. In the same time, pag-ingatan din natin ang sarili natin. Maging tayo, vigilant. No? Tuloy pa rin yung face mask and then tuloy pa rin yung ating social distancing. Tuloy pa rin yung if you need to take some vitamins to maintain your healthy body, gawin mo yan. At kung kinakailangan magpa-booster ka, at gusto mo magpa-booster, ganun din, additional layer of protection yan. No? Walang nagbabawal sa'yo at walang pumipigil sa'yo. So, kalayaan mo kung anong gusto mong gawin sa katawang merong ka. No? At ikaw naman ang may dala niyan. Eh, no? Ganun pa man, Lord willing, baka next year at kung may libreng available booster uli, ay magpapabooster ako, no? Maging yung aking may bahay kung pagkatapos nitong 6 na buwan na aking tinatawag nating waiting period dahil marami na rin nagpa-booster eh, no? Na mga matatanda na well, karagdagan lang kalakasan sa katawan. Yun nga lang, kung may mga booster ka pero hindi ka pa rin na maingat sa sarili mo at sa pangangatawan mo, baka tamaan ka pa rin naman ng sakit. Eh, lahat naman tayo tinatamaan, iba-ibang sakit nga lang. So, we just need to pray, December 19 rather. Plano po nating magkaroon ng Christmas fellowship dito. Gagawin po natin 'to sa tanghalian, no? Yung 10:30 service. Ay magkakaroon po tayo ng service and then after that, we will proceed with our noon fellowship. Wala na muna tayong panghapon sa December 19. Ang meron tayong panghapon sa December 26 na pagkatapos ng Christmas. Sapagkat December 26 ay linggo, so umaga hanggang hapon meron po tayo. At the same time, December 19, no? Tutugtog ba kayo umaga? Hindi pa na-inform ni Bok. Inform ko na siya kasi Christmas song tinutulog niyo eh. At hindi naman pwedeng turog natin yun sa Valentine's Day, no? So, malamang, December 19 din babagsak yung special number ninyo, maging special number na ibibigay ng choir on that particular day. So, let's prepare for that, no? And magkakaroon tayo ng konting salo-salo na ginagawa naman natin. So, yun po, no? Ang announcement natin. And kindly pray, continue to pray for our people. May mga kapatiran tayo. They are not yet in a good, tawag rito, good condition of their body na kinakailangan mapalakas pa. Katulad ni Kuya Noy, panalangin natin si Brother Alex. Hindi ko alam kung ano yung result ng kanyang pagpapatingin. So, naway maganda ito at an additional improvement sa drugs na kinakailangan niya
para sa kanyang sakit. Alam naman natin may lung cancer siya. And also si Ate Jean, magkaroon ng magandang resulta yung kanyang pagpapatingin sa puso. Kailan ba lalabas? Today? Tomorrow? Next week pa lalabas. So, we'll pray for that. And in a way, magkaroon siya ng magandang resulta sa bagay na yan. So, lahat naman tayo may mga panghinang nangyayari sa katawan. Isa pa, sama natin sa panalangin, yung tatay ni Josh Amboy nasa Veteran Hospital. No? So, si Mario Amboy, pakisama nyo sa panalangin, huwag nyo kalimutan. At may gamutan na ginagawa sa kanya. Nag-aantay na lang this week, no, para makalabas siya ron sa ospital at magpalakas na lang sa bahay nila. So nasa senior citizen na rin po yung tao na yun. And we just need to pray na muling ingatan sila ng Panginoon at bigyan sila ng kalakasan. And then tayo rin, maging maingat sa ating sarili. Pray for ano? Some of our sister in Christ nasa ibang lugar, nasa Bohol, no? So pagbalik nila sa traveling mercy, ingatan sila ng Panginoon sa pagbalik nila rito sa Manila. Okay, so far yun lamang announcement na alam ko na dapat i-announce. At siguro kalagdagan lang yung prayer meeting natin this coming Wednesday. If you have some prayer requests, wag ko kayong mag-atubili na ibahagi ito and we will announce it. And we will pray for it. No? Or kung gusto niyo, if you want to join us Wednesday night, every 6:30 in the evening, meron po tayong sama-samang pananalangin at pakikinig ng salita rito sa ating lugar. Okay? Yan lang po ang announcement natin. And aawit na po tayo ng awit pagbati. Tatawagin ko na po yung ating tagapagpaawit and then yung tagabasa. And then we will pray and then we will proceed with the message. Po, maaari po kasi sa tayo magsita yung lahat. Awitin po natin, Psalm 89 verse 1. I will sing of the mercy. Po, awitin po natin habang nagkakawayan po sa bawat isa. Ready, sing. I will sing of the mercy. The Lord forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercy. Of the Lord, in my mouth will I make known thy faithfulness, with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Brother Mark, pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, magandang hapon po muli mga kapatid. Tayo po ay magbabasa mula sa Book of Hebrews. Basahin po natin ito sa Tagalog, no? Hebrews chapter 10 verses 1 to 14. Hebreo. Yan, Hebreo. Yan. Basahin po natin ito ng salitan. Sisimulan ko na po sa verse 1. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Verse 2, kayo po. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit handa mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na siguro at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalulutot.
Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Verse 10. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayong ding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. At buwat pa noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinagsakta para sa lahat ng panahon ang mga pinababa. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po Ama sa pribileyo na muling nabasa ang iyong salita, napakinggan ng iyong mga anak, ang mga dakilang katotohanan ng ipinasulat mo sa iyong mga lingkod. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang patnubay mo sa aming pag-aaral ng iyong salita at ikaw nawa ang maluwalhati, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mapupo tayong lahat. Actually, ito po ay ang mensaheng mensahe ko po ay mensaheng may kinalaman sa Kapaskuhan, ang pagdating ni Kristo. Malimit na ating napapakinggan at alam nyo rin yan na sa ating pangangaral ng salita ng Diyos ay yung version ni Matthew at yung version Luke patungkol sa pagdating ni Kristo ang ating binibigyang pansin. Ngunit sa pagkakataong ito, punta naman tayo sa version ng Hebrews. No? Hebrews chapter 10. Brother, mali yung naisulad kong text eh. Next slide, Brad. Hindi Hebrews 5 yan, Hebrews 10 yan. I'm sorry. No? Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at andog, ngunit ipaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nakalugod. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumarating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Now, sa Hebrews chapter 10, verse 5. Okay, rather, no? Pagpaumanin nyo lang po yung typographical error ko dyan. No? Hebrews 10, verse 5 po yan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, nais kong makita ninyo unang-una yung pag-iral ni Kristo bago siya dumating. Ano kaya ang nasa isipan ni Kristo nung bago siya dumating? Kasi minabanggit dito, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya. Okay? Ito yung nagpapakita, no, bago siya dumating sa sanlibutan, eh yung pag-iral niya, naroon na. Mahalagang malaman niyo ito, ang tawag po nito sa English, pre-existent Christ. O yung pag-iral ni Kristo bago siya dumating sa sanlibutan. At ito yung nasa kalagayan ng kanyang pag-iisip na kung saan, okay, sa kanyang pagdating sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Nais ko munang makita niyo rito yung isang katotohanan, ang pag-iral ni Kristo bago siya dumating. Ano ang mga talatang magbibigay tibay sa paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay umiiral na bago pa siya nakita sa sabsaban nung siya'y ipinanganak? Micah 5:2, sabi rito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephratah, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel,
na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So dito makikita natin, no, yung tinutukoy dito, of course, yung Bethlehem, ibig sabihin, house of bread. Angkop na angkop nga to kasi si Kristo, bread of life eh. At hindi lamang po yan, nais kong mapansin nyo rito, yung ipanganganak dito, actually sa gobernador, yung fulfillment nito, nasa Matthew chapter, kung di ako nagkakamali, Matthew chapter 2. Na may isang ipanganganak na pinuno ng Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So ito po yung nagsasaad ng katotohanan na yung ipanganganak na pinuno doon sa lugar ng Bethlehem ay masasabi nating pinagmulan sa mula ng una, mula ng walang hanggan, na may kinalaman po ito doon sa tinatawag nating pre-existent o pag-iral ni Kristo. In all eternity, bago po siya nagsalaman o nagkatawan tao. Well, doon naman sa eksena sa 1 Kapitulo 8, talatang 58, binanggit naman dito ni Kristo ng walang kagatol-gatol yung kanyang pagpapakilala doon sa mga kausap niyang Pariseo o mga pinuno ng mga tao ng papanahonan na yun. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, ako nga. Okay? Nung binanggit ito ng mga ng ating Panginoong Kristo, naintindihan ito ng mga Hudyo na ang pag-angkin na sinabi ni Kristo na siya yung ako nga, ito'y isang pag-angking hindi nararapat para sa kanya dahil sa palagay ng mga taong nakarinig, eh siya ay tao lamang. Okay? Kaya nga kung pag-aaralan niyo yung eksena nangyari rito sa 1 Kapitulo 8, talatang 58 hanggang 59, mapapansin niyo ang naging initial reaction nila ay kumuha ng bato upang ipukol kay Kristo sapagkat si Kristo ay may pag-angke na ang umangkin lamang ng salitang ito sa salitang Griego ng ergo emi. Walang iba kundi yung Diyos sa lumang tipan na nakasulat sa Exodo 3.14 na ang eksena naman doon sa Exodo 3.14, nagtatanong si Moses, isusugo mo ako sa iyong mga tao, anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila na ang Diyos ng Israel ang nagsugo sa akin? At dito nagpakilala ang Diyos kung anong pangalan ang ipakikilala niya na nagsugo sa kanya sa Israel. Sabi nito, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So yung salitang ako nga, ganon din po ang pagkakagamit ng ating Panginoong Kristo sa bagong tipan kapag binabanggit niya sa harap ng tao na ako nga, he's referring to Exodus 3.14. That's why yung mga tao rin naintindihan nila eh, na may pag-angkin si Kristo sa pangalan ng Diyos. Well, of course, it is a sin of blasphemy. Well, tayo, hindi natin magagawa yun. Nakakatakot gawin yun. Baka tamaan ka ng kiglat. No? Dito makikita natin, si Kristo walang kagatol-gatol na sinabi niya yun sa harap ng tao. Well, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Sa pagbanggit ng ating Panginoong Kristo rito, sa bagay na ito, na sinabi niya sa harap ng tao, tatlong bagay lamang ang pwedeng bagsakan ni Kristo kung ang kanyang pagbanggit ay hindi totoo. Maari siyang nanloloko o sinungaling, nandadaya siya ng tao na sinabi niya na siya yung ako nga o yung Diyos sa lumang tipan at nakapaniwala siya ng mga tao kasama na yung mga apostoles, or maaring nagloloko lang siya, nagloloko-lokohan. He's either a liar or lunatic or he is really Lord. Okay? Natotoo siya. So yung tatlong lang yung napagpipilian mo. Sa lahat ng pag-angkin ni Kristo bilang Diyos, tatlong bagay lang ang pagpipilian mo sa kanyang pag-ako. Okay? It's either na siya'y nagsisinungaling, it's either na siya'y loko-loko at nagpapanggap, or it's either na tunay siyang Panginoon. Okay? At alam naman natin, hindi siya sinungaling because Jesus Christ is the truth. At alam naman natin, hindi loko-loko ang ating Panginoong Kristo, nasa katinuan ng kanyang isip. At alam naman natin, sangayon sa Biblia, siya'y kinikilalang Lord at tinatawag na Panginoon ng napakaraming tao nung kanyang kapanahunan. John 17:5, isang napakagandang talata na nais kong makita ninyo. Ngayon, Ama, ito yung panalangin ng ating Panginoong Kristo, no?
Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Sa iyong sarili, ng kalulati ang taglay ko nang kasama ka bago palikain ang sanlibutan. So, Ama, walhatiin mo ako ng kalulati ang taglay ko nung kasama kita. Okay? Ibig sabihin, ito yung tinatawag nating pre-incarnate glory. Yung kalulatian ng taglay na anak ng Diyos bago siya nagkatawan tao. Anong kalulatian ng taglay ng anak ng Diyos bago siya nagkatawan tao? Ito yung kalulatian ng Diyos. At yun ang makikita nating kalulatian na hinihiling ng ating Panginoong Kristo. At dyan sa kalulatian, no, na hinihiling ng ating Panginoong Kristo sa Ama, okay, na ibalik sa Kanya yung pre-incarnate glory, dadaan muna siya rin sa proseso ng suffering, dadaan muna siya rin sa proseso ng death, resurrection, and ascension na tinatawag. Okay? Actually, natupad naman itong kahilingan ito. Colossians 1.17 At siya'y nauna sa lahat ng bagay, sa pamamagitan niya ay nananatiling buo ang lahat ng bagay. Maliwanag po ito, no? Siya ay nauna sa lahat ng bagay, hindi dahil una siyang nilikha, no? Kundi dahil siya ang nilalang. Makikita natin yan sa Colossians 1.16. At sabi rito, sa pamamagitan niya, nananatili ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, He holds everything. Okay? He sustains everything, kaya nakakapagpatuloy ang lahat ng bagay. Well, unang-una, tayo hindi nagagalaw rito, pero dapat yung malaman, ang mundo natin umiikot. And yet, kahit umiikot ang mundo natin, may nagpapaikot ang mundo natin. No? At kahit nga umiikot yan, hindi tayo nahihilo eh. At patuloy na umiikot yan, at hindi lamang ang mundo natin ang umiikot, maging ang mga iba-ibang planeta ay umiikot, at ang tanong natin, sino nagsusustain yan? Sino ang nagpapakilos dyan? Kusa ba yan? Eh yung mga sasakyan nyo nga eh, hindi aandar yan kung walang magpapaandar eh. Di ba? Maging lahat ng kasangkapan dito, hindi aandar yan, kundi isusustain na ng kuryente yan. Tatakbo ba ang bintilador kung hindi mo isasaksak sa kuryente yan para sustenahan ng kapangyarihan o ng pwersa or electricity para umandar yan? Yan na lang ang isipin natin, no? Ang dahilan ng pag-ikot ng mundong ito, ang dahilan ng tinatawag nating paglago ng mga halaman, ang dahilan ng patuloy ng pagdating ng hangin, abay, sino nagsusustain sa atin nun? At magpahanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Dito natin nakita yung tinatawag nating pag-iral ni Kristo bago siya dumating. Pangalawa, yung pinaghanda ng katawan ang Kristo sa kanyang pagdating. Binanggit naman ni Kristo dyan eh. Sa kanyang pagdating, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan at sa mga handog na sinunog at mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Now, bakit? Siguro, dapat natin munang tanungin, bakit? Nasa third point kasi yung bakit ko eh. Pero nais ko munang malaman ninyo, nung nagkatawan tao ang ating Panginoong Kristo, nagkatawan tao siya, ito yung mahalaga at isang mahalagang katuruan na pinangahawakan natin, yung tinatawag nating incarnation of Christ. Na talagang nagsalaman siya. Okay? At hindi siya phantom or hindi siya yung tipo bang nakikita mo lang pero pag nilapitan mo at hinawakan mo, siya'y wala. Hindi po ganun. Literal na katawan. Nakaranas ng hirap, nakaranas ng sakit. Inantok, natulog, napagod. Okay? Kung ano ang nararanasan at pinagdaraanan ng isang tao, ganun din ang pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo. Maari sa pangangatawa na meron ng ating Panginoong Kristo dahil hanggang 33 years old lang siya. Astrid, ilan taong ka na? Ha? 37. Okay? Yung iba ritong nasa 30 lang, si Erwin, 35 yata to. Ay, hindi. 30 na yata to, no? 30? Okay. So, ilan taong ka na ba? Ay, 29 ka pala. Oh, 29 ka lang pala eh. No? Kala ko 30 na. So, makikita natin, si Jesus Christ nasa prime of his life. Maari hindi nararamdaman ni Jesus Christ yung nararamdaman ko kapag tumungtong ka na sa 50 years old or tumungtong ka na sa 60 years old. Eh kapag nasa
30 years old ka eh, prime of your life yan. Yan yung tipong kalakasan ng iyong katawan. Okay? Pero ganun pa, manaramdaman ng ating Panginoong Jesucristo yung pagiging tao. Pero nais kong makita nyo, dahil nagkatawan tao nga siya, eh, pinaghanda siya. Sino naghanda sa kanya? Yung ama mismo. Sinabi niya rito eh, pinaghanda mo ako ng isang katawan. Okay? At ito yung pagkakatawan tao niya. Sinabi rito, nagkatawan tao ang salita at nanahanang kasama natin na masdan namin ang kanyang kalulatian, ang kalulatian ng bugtong na anak ng ama, ang salitang ito'y puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? Nagkatawang tao ang salita. Anong katawan meron siya? Katawang tao. Pangalawa, 1 Timothy 3:16, nahayag ito na may katiyakan, ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila, nahayag sa laman ang Diyos. Ang Diyos hindi nakikita eh. Bakit? Kasi ang Diyos ay espiritu. Pero nung magkatawan tao ang Diyos, nahayag ang Diyos sa laman. Isipin mo yun. No? Kung merong napakagandang event sa kasaysayan ng mundong ito, na kung magta-time travel ka lang, siguro ang sarap mag-time travel nung kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kung papipiliin ka, mag-time travel. Bakit? Isipin mo doon sa lupain ng Israel, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na sinasamba natin, nagkatawang tao, lumakad na kasama ng tao, kumain na kasama ng tao, okay? Nangharal sa mga tao. Ano kaya pakiramdam nun, no? Kung nag-time travel ka at alam mo nung bumalik ka sa panahon, ando nakita mo ng personal ang ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya unang sasabihin mo sa Kanya? Siguro sasabihin mo, Panginoon, alam mo nag-time travel ako, no? Well, that is the best time in the world na masasabi natin nung kapanahonan na yun. And yet some people do not pay attention to that. Why? Sapagkat sa pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesucristo, nireject siya ng kanyang mga kababayan. Diba? Pero sa atin, na nag-aaral ng kanyang salita, at kung iisipin natin, siguro napakaganda ng panahon na yun. Yung panahon na ang Diyos ay lumakad dito sa lupa. Nakisalamuha sa mga tao. Napakinggan ng tao ang kanyang tinig. Maari nakita ang kanyang pagtawa, namasdan ang kanyang pagluha, nakita kung paano siya matulog, kumain, makihalubilo sa mga tao. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, sa unang 1 kapitulo 1 talatang 1, siya na buhat pa ng pasimula ay aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming namasdan, at nahawakan ng aming mga kamay, siya ang salita ng buhay. Naalala ko yung isang eksena, I think sa Lucas yun, no? Nung makita nila ang ating Panginoong Jesucristong nananalangin, pagkatapos manalangin, meron isa sa mga alagad niya lumapit kay Kristo. At sinabi sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoon, teach us to pray. Maybe that disciple is listening to the prayer of our Lord Jesus Christ. At maaari narinig niya ang mga magagandang salita ng papuri sa Diyos Ama, kaya nainganyo siya na humiling sa kanyang Panginoon, Panginoon, tulungan mo kaming manalangin, turuan mo kaming manalangin. Makikita natin mga kapatid, ang pagkakatawan tao ng Diyos. Ano bang layunin nito? Bakit nga ba siya nagkatawan tao? Okay? Sinabi kasi rito, pinaghanda ng katawan ang Kristo sa kanyang pagdating. Bakit? Unang-una, bilang paghahandog ni Kristo sa sarili niya bilang hain. Yan ang makikita natin. Next slide, brother. Paghahandog. Again, sorry for my typographical error. No? Hebrews chapter 10 po yan. Hebrews chapter 10, verse 5. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit pinaghanda mo ako ng isang katawan. Bakit? Bakit pinaghanda ng isang katawan ang ating Panginoong Jesucristo? Sa kadahilanan, siya ang magiging katanggap-tanggap na hain sa Diyos. Bakit? Kasi nga, yung mga iniyahain sa lumang tipan ay hindi nagpapaging ganap
doon sa mga mananambahan. Makikita po natin sa text ito, no? Basahin po natin. Hebrews 10, uulitin ko lang yung binasa ni Mark. And as we read that, makikita nyo, kaya pala nagkatawan tao ang ating Panginoong Kristo. Siya pala ang magiging katanggap-tanggap na hain upang yung mga mananambahan nung kapanahunan na yon ay mapaging ganap sa harapan ng Panginoong Diyos. Basahin po natin, Hebrews 10 verse 1. Sundan nyo po. Ang kautusan ay isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi iyon ang wangis ng tunay na bagay. Sino ang wangis ng tunay na bagay? Si Kristo. Bawat taon patuloy silang naghahandog ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nagpapaging ganap sa kanila na lumalapit. Verse 2. Hindi ba sila titigil na sa paghahandog ng mga handog? Kung minsan sila'y naghahandog ng mga hain na maglilinis sa mga sumasamba, hindi na sila kailanman uusigin ang kanilang mga kasalanan. Kung makapaghahandog nga lang daw sila ng lilinis sa mga sumasamba, hindi na sila uusigin ang kanilang kasalanan. Kaso ito ang problema. Subalit, sa bawat taon, ang mga haing iyon ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga kasalanan. Verse 4, hindi maaring maalis ng dugo ng mga baka at kambing ang mga kasalanan. Kaya nga, nang dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, hindi mo ibig ang mga handog at mga hain, ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin. Verse 6, hindi ka nalugod sa mga handog na susunugin at mga hain para sa mga kasalanan. Pagkatapos nito, sinabi ko, narito, dumarating ako sa balumbo ng aklat na nasulat patungkol sa akin upang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Hebrews 10 verse 8. Una, sinabi niya, hindi mo ibig ang mga handog na mga hain, hindi ka nalugod sa mga handog na susunugin at mga hain para sa kasalanan. Ang mga ito'y hinihingi ng kautusan na ihandog. Pagkatapos sinabi niya, narito ako'y naparito upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Upang maitatag niya ang ikalawa, inalis niya ang una. Sa pamagitan ng kanyang kalooban, ginawa tayong banal. Ayan, pansinin niyo yung word na ginamit dyan. Ginawa tayong banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Hesukristo, minsan magpakailanman. Anong pagkakaiba ng paghahandog na ginawa ni Kristo dun sa paghahandog na ginagawa sa lumang tipan ng mga tao, no? O yung sinasagawa ng mga saserdote? Sa lumang tipan kasi paulit-ulit yung handog nila pero hindi naman nakakapaglinis doon sa mga sumasamba. Pero yung paghahandog ni Kristo sangayon sa Biblia, minsan magpakailanman, isang beses lang nangyari. At sa lumang tipan, makikita natin yung mga dugo ng mga baka at mga kambing at tupa, hindi nakapaglilinis ng kasalanan. Pero makikita natin, nung inihandog ang ating Panginoong Kristo, sila'y naging ganap sa harapan ng Diyos. Sabi rito, no? At sa bawat araw, ang bawat saserdote ay tumatayo at naglilingkod. Siya ay palaging naghahandog ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan, magpakailanman, siya ay umupo sa kanang dako ng Diyos. At ang ibig po sabihin ng pag-upo sa kanan ng dako ng Diyos, yung finished work of Christ. No? It talks about the finished work of Christ dahil alam naman natin si Jesucristo, ipinakilala rin ng Biblia bilang saserdote, yung mga saserdote dun sa loob ng templo, abay kilos ng kilos yun. Hanggat hindi tapos yung trabaho nila. Pero si Kristo, no, makikita natin, pagkatapos niya magandog ng kanyang sarili, it is finished, umupo na siya sa kanan ng kanyang ama, ibig sabihin na tapos niya ang kanyang gawain, okay, at siya'y umupo na upang maghari sa mga taong kumilala sa kanya bilang tagapagligtas. Hebrews 10, 13-14, mula sa panahong iyon, siya ay naghihintay hanggang mailagay na ang tungtungan ng kanyang mga paa, ang kanyang mga kaaway, sapagkat sa pamagitan ng paghahandog ng isang hain, ginawa niyang ganap, ito yung keyword dyan ha, ginawa niyang ganap magpakailanman ang pinapaging banal. Okay? Doon sa binasa natin kanina, chapter 10, 1 and 2, makikita natin, meron bang naging ganap doon sa kanilang araw-araw at taon-taon paghahandog ng mga baka, kambing at tupa? Wala. Pero nang si Kristo, inihandog niya ang kanyang sarili,
ipinaghanda siya ng katawan ng Ama, makikita natin ginawa niyang ganap magpakailanman ang pinapaging banal. He is referring to the believers, no? They are justified and they are sanctified by our Lord Jesus Christ. Now, pagtupad ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Kanina, yung paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili. Ngayon, pagtupad ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Sinabi ko, narito ako'y dumarating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos. Babalikan ko lamang po yung text, no? Dito sa Hebrews chapter 10. At ang talata, 10:10. Okay, kaya mo bang ipakita, Erwin? Balik mo lang, Hebrews 10:10. Okay? Magagawa mo ba? Ibalik mo lang, yung scrolls mo lang. Hebrews 10:10. Yan. Sa pamamagitan ng kanyang kalooban, ginawa tayong banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesus, minsan, magpakailanman. Okay. Anong kalooban ng Diyos para kay Kristo? Maging hain. Okay. Ang tanong, ginawa ba ni Kristo yung kalooban ng Diyos? Yes. At anong layunin ng Diyos dun sa kalooban niya kay Kristo upang sa kanyang paghahandog ng katawan, okay, gawin niya tayong banal magpakailanman. Bilang mga mananampalataya, makikita natin dito ang ating Panginoong Jesucristo, tinupad niya ang kalooban ng Diyos. Sa New Testament, mga kapatid, marami tayong makikita ang talata patungkol sa alam ni Kristo, sa kanyang pagkakatawan tao, tutuparin niya ang kalooban ng Diyos. Brad, next slide. Punta tayo sa John 4:34. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Context po nito, kausap niya yung Samaritan woman, kausap niya yung mga apostoles niya pagkatapos siya makipag-usap dun sa mga Samaritan woman. Samaritan woman, no? John 5:30, hindi ako makagagawa ng anuman mula sa aking sarili. Ako ay humahatol ayon sa narinig ko, ang aking hatol ay matuwid sapagkat hindi ko hinahanap ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. John chapter 6:38, ito'y sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. John 17:4, niwawalhati kita sa lupa, ginanap ko ang gawaing ibinigay mo sa akin upang aking gawin. Lucas 22:42, kanyang sinabi, Ama, kung nais mo alisin ang sarong ito sa akin, gayon man hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Mga minamahal, simple lamang po ang prinsipyong nais kong makita ninyo rito. Yung bugtong na anak ng Diyos, masunurin sa Ama. Yung bugtong na anak ng Diyos, okay, ginawa ang kagustuhan at kalooban ng Ama sa kanyang buhay at yun ang pinakalayo niya. Ang tanong ko, if we want to be Christ-like and we want to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, gawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At hindi po sekreto yung kalooban ng Diyos sa atin sapagkat nakasulat yan sa Biblia bilang isang mananampalataya. Alam mo ang revealed will ng Diyos sa buhay mo. Of course, God has prepared something in your life na ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Maari may kinalaman yan sa vocation mo or calling mo bilang isang mananampalataya. Pero ganun pa man, kung alam mo yan, because inireveal yan sa iyo ng Diyos, gawin mo ang bagay na yan. Sapagkat, ihimplo nga natin yung bugtong na anak . Sa kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos, umabot po to sa punto ng kanyang paghahain ng kanyang sarili para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kumbaga, ipinanganak siya para gawin ang kalooban ng Diyos. Ipinanganak siya sa pagtupad ng kalooban ng Diyos para mamatay. Okay? Tayo bilang mga kapatid, bilang magkakapatid sa pananampalataya, hindi tayo, no? Sinisekretohan ng Diyos ng kanyang kalooban para sa buhay natin, sa ikalalago natin sa pananampalataya. Actually, hayag yan ay pinakita sa ating salita. If you're part of the church, you know what is God's will for a church member according to what God said in His Word. Okay? And if you are a Christian and you are growing in Christ, nais ng Diyos na maunawaan mo ang kanyang kalooban.
Sabi nga dun sa Ephesians chapter 5, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Therefore, God's will in our life is evident. And God wants to inform us of His will. Ang kailangan lang natin, maging katulad tayo ng anak ng Diyos na si Jesucristo na handang sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ikatlong bagay na nais kong makita ninyo sa ating pag-aaral, ang pinagkuna ng impormasyon ng kanyang pagdating. So kanina po nakita natin, no? Mula rin sa first point na nakita ninyo kanina, ang pag-iral ni Kristo bago siya dumating, pinaghanda ng katawan ang Kristo sa kanyang pagdating bilang hain at handog, bilang pamalit, sabihin na rin natin, bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At ang huling-huli, ang pinagkuna ng impormasyon ng kanyang pagdating. Maliwanag po yan, Hebrews 10:7. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumarating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Well, it is a prophecy in Old Testament, actually in Psalm 40 nakasulat po ito. Pero nais kong malaman ninyo, saan ba tayo makakakuha ng maliwanag ng impormasyon patungkol sa pagdating ng ating Mesiya o pagkakatawan tao ng ating Panginoong Kristo? Of course, sa kasulatan. At saan to? Eh di sa Biblia. At yun ang makikita natin sa Hebrews. Matthew 2 verse 5, anong sabi rito? Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Huda, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. So ibig sabihin, nalaman, okay, ng mga punong saserdote na kinunsulta ni Herodes kung saan ipanganganak yung hinahanap na hari ng mga Hudyo. Bakit? Kasi isinulat ito ng propeta. At sino ang sumulat ng propeta? Sinong propeta ang sumulat nitong mga talatang kinote na ito? Walang iba kundi si Micah, yung binasa natin kanina. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Huda, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang mamumuno sa aking bayang Israel. Actually, ang irony nga rito, listen carefully, ang irony dito, no? Yung mga tao mula doon sa East, okay? Silangan mula sa East, yung mga pantas, no? Ang layo ng pinanggalingan noon para pumunta lamang sa Jerusalem, no? At ipagtanong yung exact location. Parang lalamog yan eh. No? Saan ba yung exact location na ito? Gustong malaman. Okay? Kasi sinabi lang sa baklaran, eh saan nga yung exact location sa baklaran eh? May di-deliver ako eh. Well dito, they came from the east. Okay? These are powerful people. Hindi po mga pipitsugin itong mga Magi na ito, mga kapatid. No? Magi are well-respected people in their day sapagkat kapag dumating yung panahon, ang isang kaharian na wala ng hari ang kinukonsulta nila, Magi, para makatulong sa kanila kung sino ang papalit na hari. Kaya nga, nung magharap ng hari ng mga Hudyo itong mga Magi na ito, nakakainsulto kay Herod eh. Alam niyo bakit nakakainsulto kay Herod? Eh kasi si Herod ang nagpapakilala ng hari ng mga Hudyo nung kapanahonan na yun eh. And then mamukat-mukat, meron manggagaling sa iso. Magi, nagulo yung buong Jerusalem nung dumating tong mga to at tinatanong nila si Herod, saan ipinanganak yung hari ng mga Hudyo? Hindi ba nakakaisulto yun? Ako nga yung hari ng Hudyo, ako nagpapakilala eh. Kasi in reality, hindi naman siya Hudyo eh. Idumait si Herod. Hindi siya purong Hudyo. Well, si Herod, nagkonsulta siya kanino? Sa mga tao nung kapanahonan na yon, the religious leaders. At yung religious leaders, nakita nila sa Micah kung saan ipanganganak yung Mesiya. Ang irony dito, ganito ha, isipin mo itong mga taong ito galing sa napakalayong lugar, ha, hinahanap yung Mesiya, kayong diyang taga Jerusalem, napakalapit nyo sa Bethlehem, hindi man lang tinulungan ninyo itong mga taong ito na naghahanap ng Mesiya, dahil pare-pareho rin kayo nag-aantay ng Mesiya. Do you think the Jewish people are not waiting for the Mesiya during that time? Of course, they are waiting for the Mesiya. Kasi yun ang hope nila eh. Kaya lang ang iniisip nilang Mesiya during that time, political Mesiya. Pero mukhang may revelation dun sa mga
pantas dun sa East na yung hinahanap nilang Mesaya, hari ng Hudyo, yung matagpuan nila sa bahay, no? Isang sanggol, aba itong pantas na to sumambaron sa sanggol. And then kinausap sila ng anghel ng Panginoon na lumiis na sila ng daan, wag na silang lumapit kay Herod sapagkat may masamang plano si Herod dun sa bata. Now, tuloy tayo rito. Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Ang ibig po sabihin ng Emmanuel, basahin natin sa Mateo 1:21, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ng Diyos or sumasa atin ng Diyos. Ang ganda, no? Saan nakasulat? Sa balumbo ng aklat. At ito yung mga sulat ng mga propeta. Mateo 1. Nabasa ko na po yan. Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay panganganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pansinin nyo, no? Itong anak na ipanganganak sa sabsaban, nakapagtinignan mo ang isang bata ay lubhang mahina, pero binanggit dito sa Biblia, makapangyarihang Diyos. Okay? Incentive, no? Isaiah 9:7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Well, itong Isaiah 9:6 at saka Isaiah 9:7, ang layo ng pagitan nito. Sapagkat dito sa Isaiah 9:6, yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, Isaiah 9:7, yung paghahari ni Kristong literal kapag bumalik na siya rito sa lupa. And yet, makikita natin magkatabing talata, no? Okay? Napakagandang makita natin, mga kapatid, saan nakasulat? Sa balumbo ng aklat, at ito ay ang kasulatan na isinulat ng mga propeta ang pagtungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, salamat sa Panginoon, dumating na ang tagapagligtas. At siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Okay? Siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, pinapaging banal niya tayo, pinapaging matuwid niya tayo, at bilang mga mananampalataya, nagpapasalamat tayo sapagkat ang kanyang ginawa sa atin ay minsan magpakailanman. It is not the birth of the Lord Jesus Christ that saves us, but it is the death of our Lord Jesus Christ. Pero salamat, no? Ito yung kapanahunan na kung saan inaalala natin yung biyaya ng Diyos at yung kagandahan loob ng Diyos na pinagkalooban niya tayo ng regalo. At ito ay regalo ng kaligtasan sa pamagitan ng Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tinalakay po natin, ang pagdating ni Kristo, ang pag-iral ni Kristo bago siya dumating, ang pinaghanda ng katawan. Pinaghanda ng katawan ang Kristo sa kanyang pagdating at ang pinagkuna ng impormasyon ng kanyang pagdating. Ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya, napakasarap pag-aralan ng Biblia, lalo-lalo na yung patungkol sa ating Panginoong Kristo. Okay? Hindi lamang yung pagdating niya, yung buhay niya, yung ginawa niya, yung kamatayan niya, yung pagkabuhay niya, at yung pag-akyat niya sa langit, yung ginagawa niya ngayon, maging yung gagawin niya sa hinaharap. Lahat po nakasulat yan sa Biblia. Magandang hapon po sa inyong lahat, maging sa ating mga taga-panood sa kanilang mga tahanan, tayo po'y mananalangin na. Let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa paalala sa amin ng pagdating ng aming Panginoong Kristo. Ito'y nagpapakita sa katotohanan na ang nagkatawang tao ay hindi lang tao na katulad namin, kundi Diyos tao. Umiiral na siya magpakailanman, Diyos na nagkatawang tao upang maging sakripisyo para sa aming lahat.
Napakagandang malaman, Panginoong Diyos, na hinuhulma namin ang aming sarili sa tulong ng banal na Espiritu, ang aming mga sarili sa aming Panginoong Hesukristo. At unti-unti niya kaming hinuhulma. Sana, Panginoon, magaya kami sa mga desisyon ng Panginoong Hesus na lagi niyang tinutupad at ginagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Naway tulungan mo kami sa aspetong ganyan sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Ganun din, O Diyos, salamat at hindi kami nahuhuli sa impormasyon patungkol sa aming Panginoon. Napakayaman kung amin lamang bubuklatin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos na meron kami. Makikita namin ang mga bagay na sinabi sa aming Panginoong Hesukristo bago pa siya umiral sa katawan at kanyang mga ginawa at gagawin sa hinaharap. Salamat po sa salitang meron kami sa hapong ito. Salamat sa mga kapatiran na narito ngayong hapon. Ingatan mo po kami mamaya, Panginoon, sa aming kanya-kanyang pag-uwi. Taglay ang isang masayang pagpupulong, Panginoon, na isinagawa upang ika'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Mark, okay lang? Ikaw na munang mag-usher. Pakipanalangin na rin ang ating pag-aabuloyan. Napakinggan. Salamat po sa muling paalala sa amin sa patungkol po, Panginoon, sa aming tagapagligtas na si Jesu Kristo. At sa amin pong pagbibigayan po ngayon, pagpalain niyo po nawa ito in Jesus' name. Amen. Salamat sa mga instrumentalist natin. You are getting better and better every day. Okay, tumayo na po tayong lahat. At hilingin ko si Brother Chano to close us in prayer. Chano, ikaw nang manalangin sa ating pagtatapos. Amen.